Sam Ashley. Subscribe po natin Sam Ashley TV. What's up mga kalingap, supportahan niyo po Sam Ashley TV. Ayun mga kalingap at mga kasama, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayun, araw po ng Sabado. Ayun, bago po natin baklasin mga kalingap yung bahay ni Maureen, ay kailangan po natin siyang makapanayam para malaman po ninyo yung pinag-usapan po namin doon sa barangay. Tara mga kalingap, samahan po ninyo ako. Pupuntahan natin si Maureen, tapos kakausapin po natin siya para malaman po ninyo mga kalingap yung napag-usapan po doon sa barangay. Tara mga kalingap, punta natin si Maureen. Ayun mga kalingap, naabutan natin si Maureen. Busy sa kanyang ginagawa. Ito ba yung sinasabi mo Maureen na ano, bago mong trabaho? Ayos oh. Bago pasok ko ng puto. Kailan ka nag-umpisa? Ngayong araw po. Ngayong araw lang? Opo. Bait naman ni Maureen, tsaka masipag talaga. Sanay po sa trabaho, kaya alam ko na po yung buwan. Kasi may mga nagtatanong kung ano na yung naging ano resulta doon sa pinag-usapan natin sa barangay. Ano po, ipapag-iba na lang daw po yung bahay. Medyo nakakalungkot Maureen na. Kasi yung... Ayaw ko naman po kung yung may-ari po may sabi. Wala po magagawa. Yung bahay na pinaghirapan natin na ipatayo ay gigibain din. Napakalaki yung gastos natin doon. Kaya nga po nag-decide po ako doon sa bahay po. Di ba po may bahay po ako na pinakita sa inyo. Nakachat ko po kasi si tita, yung sa kapatid ni mama. Sabi po nila, huwag daw po ako may alam kasi ang may karapatan daw po din is mama ko po. At dahil may buhay pa daw po, may sakit man po si mama. Pero sabi nila, panganay na lang daw po ang gusto nilang kausap. E di sabi ko, okay lang naman po. Sa akin po, walang problema. Ang akin lang naman po, mapayos yung bahay namin para kung sakaling gusto umuwi nila mama o nila ate, yung mga kamag-anak namin, may matutuloyan po. Pero kung ayaw naman po nila at ganun din po mangyayari, mas mabuti po, huwag na lang po kasi masasayang lang po yung pera. Bilang isang anak, bala, parang tinanggalan ka ng karapatan. Kumbaga sila lang na magkakapatid ang may karapatan doon sa lupa. Parang ganun yung lumalabas. Hindi ko po alam, pero sa akin naman po, wala pong problema sa akin. Ang akin lang naman po is makatulong sa kanila at magkaroon po sila matitiran pag uwi po sila. Pero kung ayaw naman nila sa akin, ayos lang naman. Kasi hindi ko na naabutan yung usapan nyo ni Kapitan. Ano yung naging kasunduan nyo ni Sister doon sa ano, sa naging problema? Ang usapan po namin is yung pinabarangay ko nga po si Sister. Ano po, yun lang po ang napag-usapan namin. Yung tungkol sa pagbibitaw niya ng mga masasakit na salita. Pero ngayon po, hindi ko na po ipapahaba yung kaso niya. Pinatawad ko na lang po si Sister kasi nag-sorry naman po siya. Tsaka alam ko naman po na naging mabuti rin naman po sa akin si Sister. Sadya lang po na talagang may mga pagkakataon na hindi po namin nagkakunuhan. Siyempre, masakit lang po sa akin. Hindi ko naman po talaga siya ipapabarangay. Pero nung sinabi niya po sa akin na ginusto ko lahat na nangyayari sa akin at dahil ganun ako, siyempre po, sobrang sakit. Yung mga salitang malandi, parang ganun, masakit. Sa akin po yung pagsasabi niya ng malandi, na wala akong ano, utang na loob. Eh, sa akin naman po, binabaliwala ko yun. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako malandi. Kasi kung malandi ako, siguro po may anak na ako, may asawa. Tama. Pero wala naman po silang mapatunayan sa akin na totoong malandi ako. Kaya sinasabi niya, nag-extra ako income. Ano daw? Nag-extra income po yung basa lalaki po ba? Ah, parang ganun. Sa akin po, tinadba ko na po siya nung una. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ako ganun eh. Bakit ako magagalit? Siyempre masakit, pero alam ko naman sa sarili kong sino at ano po ako eh. Kaya tinadma ko. Pero nung sinabi niya po sa akin na kaya po nangyayari yun sa akin kasi ginusto ko yun dahil ganun ako, yun lang po ako lumabas. Kasi sobra na po ako nasa kasi siya yung kumukupo sa'yo, dapat mahaba yung kanyang pasensya, di ba? Opo.
dapat hindi ganun na mabibigat na salita, dapat kausapin ka niya ng maayos, hindi kailangan na bitawan ka niya ng mga ganun na salita kasi siya ay isa rin ata sa barangay na nagsisilbi sa barangay. Tapos isa rin siya na parang pastora ba, diba? Pero siguro po, kailangan ko rin po siyang manawain kasi syempre, bukod sa matanda na po siya, is may nagawa yung asawa niya sa akin. Siguro pinagsiselosan niya ako. Tapos wala naman po siyang dapat ipagselos kasi wala naman po kung ano, kahit may gusto sa akin yung asawa niya, sinabi ko ng asawa niya may gusto daw po sa akin siya. Di ko naman po siya papatulan kasi malaki po ang respeto ko kay sister tsaka mahal ko po si sister. Tama, tama. Kaya yung naging usapan sa barangay kasi nung nakahabol ako ay talagang gigibain. Opo, tsaka hindi ko na po pinagpatuloy yung demanda ko kay sister. Inayos ko na po sa barangay kasi yung importante naman po sa akin is yung natanggap niya po yung pagkakamali niya at natanggap ko rin po yung pagkakamali ko. Nagsorihan po kami, yun naman po yung mas mahalaga. Mabait naman po si sister. Para ano, isa din doon, mapanatag din yung loob mo. Opo, kaso tsaka ayaw ko na pong dagdagan yung kaso. Tama. Medyo na disappoint lang ako nung naabutan ko yung counting meeting natin sa kay Madam na masyado niyang pinapaapurang pabaklas yung bahay. Kaya na disappoint din ako sa kanya kaya humingi ako ng palugit na isang buwan, 'di ba? Isang buwan dapat mabaklas na natin. Kung hindi natin mabaklas, sila daw ang sisira. Wala silang pakialam kung masira yung bahay, hindi nila iingatan. Yun ang medyo nakakalungkot yun. Sa ngayon, Maureen, nakalipat ka na? Opo, nandiyan lang po yung bed space po. Kaso, hindi nga, kagabi lang po ako natulog yung sobrang init, walang electric pan. Wala kang electric pan? Sobrang init po, tapos, Bumili ka muna siguro na yung ano, yung maliit lang, yung kagaya sa bahay. Yung punta ka ng new one, yung kiniklip lang, malakas din yun. Opo. Habang wala pa tayong masyadong budget, pag may budget na, kahit bili tayo ng maliit din na stand pan. Di, nasa taas po ko, okay lang po yung diklip lang. Yung diklip lang, yun ang bilhin natin para hindi ka mainitan. Magkano naman yung renta mo doon? 1,300 po. Isakto nga po eh, kasi hiniram ko lang po talaga yung bike. Tapos, naghanap ko ng marerentahan. Tapos, nakita ko bed space. Oh, sakto dyan. Tapos, tinanong ko po na kung magkano po yung renta. Sabi niya, 1,300 kasama ng kuryente tubig. Tapos, pauwi na po ako, nakita ko po may hiring. Ay, sakto dito, hiring ako, dito. Siyempre po, isang opportunity ulit yun. Ginarap ko na po. Kamusta naman yung mga kasama mo sa kwarto? Mababait naman? Mababait naman po. Tsaka, ang pinakamaganda po din is puro babae kami. Kasi kung naman alam ko, pag big spacer talaga, walang lalaki na nakahalo. Ako, puro babae lang. Yun na, napakaganda din. Tsaka malapit dito sa pinagtatrabahoan mo dito. Nilalakad ko lang po. Tsaka napakaganda yung pwesto dito. Tingin ko malakas dito paghapon. Opo, may tinda po kami yung Panada, Toro, tsaka yung mga Bilao po. Opo. Pero yung negosyo mo doon, mayroon pa rin yun. Opo, patuloy pa rin po yung kanya. Ay, kumbaga araw ka lang dito. O, kasi po, pag umaga po kasi wala akong trabaho. Kumbaga gawain bahay lang, pagkatapos gawain ng bahay, tapos na eh. Gusto ko po na magkaroon po ng extra income po para makaibot po sa pag-aari. Sino yung kwan dito, yung may-ari? Baka pwede mo silang i-shoutout din, batiin yung manager mo dito. Nagpapalengke po siya eh. Nakalimutan ko po yung pangalan. Yun na lang. Nakalimutan ko pangalan. Pero parating na rin po yun. Ang importante, may negosyo ka tapos nakalipat ka na dyan, panatag na yung loob mo. Tapos importante po, may extra po. May extra income ka dito. May negosyo na akong sarili. May pinapasukan pa. Kaya yung mga nag-aalala sa'yo, Maureen, ano yung masasabi mo sa kanila? Siyempre po, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo kasi kahit hindi niyo po katugo or kakilala, lagi po kayo nag-update sa akin, tapos lagi niyo po ako inuunawa. Tsaka thank you po sa pagmamahal na binibigay niyo po sa akin kasi lagi po kayo nandiyan para sa akin. Tsaka bilang tinutulungan natin si Maureen, ibibigay natin mga kaligyap yung pag isang buwan na niya. Yung pang isang buwan na bayad ni Maureen sa renta, ibibigay po natin para hindi wala na siyang masyadong isipin. Ito, Maureen, pang bayad mo ito sa boarding house, no? Boarding house ba ang tawag doon?
yung habit of business case, sir, 1-3. Ito, para meron ka ng pambayad, hindi mo na po problemahin. Tawag mo yun na. Oh, kahit na, next month na yan. Next month na bayad. Yun mga kalingap, binigyan din natin si Maureen ng budget para wala siyang isipin na pag-usap buwan. Tsaka alis na rin kami, Maureen, para hindi ka namin maabala kasi ganitong oras sobrang alam ko na busy. Kaya salamat kay sir. Hindi na po yung kayo si ma'am. Ay, hindi na po, sa sunod na. Pakisabi na lang kay ma'am na maraming maraming salamat sa pinaulakan niya kami na makapag-interview dito. Sige Maureen, ha, salamat. Basta mag-iingat ka. Lagi din ka namin na i-update dito. Pag may time ka, kasi kami pero kay... Po, pag may time po kayo, pwede niyo po bisitahin yung boarding house. Ay, sige. Sa mga susunod na araw. Sige Maureen, ha, salamat. Ay, sige. Yung mga kalingap, nabisita din natin si Maureen. Sige sir, salamat po. Salamat po. Ayun mga kalingap, na dalaw din po natin si Maureen. At nakapag-abot din po tayo ng kanyang pambayad susunod na buwan sa renta. Malapit lang po siya dito sa may elementary school ng Pandan. Dito po mga kalingap, yan po. At muli po ako nagpapasalamat mga kalingap, mga kasama, sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating channel, sa Masli TV. Maraming maraming salamat po talaga. Sa mga silent viewers po natin, mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming maraming salamat po talaga. Yung mga inaabot po natin mga kalingap sa ating mga kababayan ay galing po sa atin lahat yon. Lahat ng nanonood, nagsusuporta at nagtitiwala sa ating channel sa Masli TV. Maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat mga kalingap, lalong lalo na sa mga kababayan po natin na mga OFW, mga bayani ng ating bansa. Maraming maraming salamat. At gusto kong pasalamatan mga kalingap yung mga mababait po natin ng mga sponsors. Maraming maraming salamat po kay Ate Nansilim, kay Tita from Toronto, Canada, kay Ate Jovita Villes Atijero, kay Dr. Dennis Latuno, kay Ma'am Daisy, kay Ma'am Lorna Magday, kay Ma'am Margie, maraming maraming salamat po, kay Ate Lerma Tanaka, kay Tita Bing Mix Vlog, Harbin TV Vlog, maraming maraming salamat po. Lahat ng napagpabot ng tulong sa ating channel, maraming maraming salamat. Baka may mga nakalimutan po ako, pasensya na po kayo mga kalingap. Shout out po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayo lagi at mabuhay po tayong lahat. God bless.